What is most important is yung discipline na binibigay natin sa anak natin. Yes, there are devices. Yes, there are gadgets na nilalagay sa harap ng screen to lessen the radiation or the glare na nilalabas ng screen. But what is most important is yung discipline natin na binibigay muna sa mga anak natin. Kung tayo, ang mga anak natin, may certain stage na sumusunod pa sa saway ng magulang, eh, tama? Pero may mga stage din na wala nang say ang mga magulang, and I'm running over this deadline and I have to finish this. Wala akong oras magpahinga. But there is a rule of which we call the 20-20-20 rule. This has been running for quite some time, no? But it encouraged the patient or the child that for every 20 minutes of computer work or near work, itong lapit, look at 20 feet away o sa malayo for 20 seconds. And if possible, kumurap din ng 20 times. Itong pagkurap kasi natin, ito yung pumping station ng mata natin. Siya yung nagbibigay ng extra tears para mata natin ay magkaroon ng lubrication o magkaroon ng tubig para hindi masyadong magkaskas. Ayun. And as a result, if you do that, it would lessen the chances of having nearsightedness or farsightedness or pagkukusot ng mata. Ayun. Do you ever know that yung pagkukusot ng mata, yun ay isang sanhi na pagkakaroon natin ng astigmatism? Astigmatism, kapag kinukusot mo yung mata natin, nagkakaroon ng uneven curvature yung cornea. Itong harap na talukap natin. Minsan pag tulog ka, di ba, yung naalimpungatan ka, Dok, hindi mo naman namamalayan na ganun palang ginagawa mo sa mata mo. Sa gabi, siguro hindi naman ganun kadalas kusutin ang mata natin. Kaysa during daytime when we are engaged in near work or computer work, lalo na pag nakakalimutan natin kumurap. Kumurap ng, to blink, no? When we're focused sa pinanonood natin or pinag-aaralan natin. But at a certain time, you feel na kakati ang mata, matutuyo, manutuyo, then you start to scratch. Then it becomes an even and curvature. Yung routine na ginagawa natin ng pag-scratch, that gives a very not advisable. It's not recommended in the first place. Ang pangkusot natin, usually kamay na hindi pa natin alam kung malinis o hindi. And usually, I do not recommend sanitizing with alcohol, kasi alcohol is not friendly to the tears also. I see. Yun, dabi ko natutunan ngayon, dapat Doc. Dapat maghugas ng kamay. Hindi alcohol lang. Or dapat wag talaga galawin yung mata. Kasi wag inalawin yung mata mo, Doc. Diba pwede ka pang magka-sore eyes niyan, diba? Kasi yung kamay mo kasalansaan niyan, diba? I will take up your sore eyes. But to answer yung Papo's question, ang kinakipan ng salamin and your digital device or gadget, yes, there is a screen na nilalagay sa harap ng laptop or even yung salamin. Laptop natin kung saan medyo ma-reduce ang radiation. Pero ang eyeglass, usually, we recommend, optometrists normally recommend blue control lenses or blue shield lenses para maibsan o mabawasan man lang ang blue light na radiating through the digital screen. Blue control lenses or blue shield lenses. Only one. There are many terms. Mga magkano ang ganyan, Doc, para doon sa mga gustong bumili? More or less, syempre always, no, yung pera, yung concern yan, di ba? Mga magkano yung budget para dyan, Doc? I'm always very careful when it comes to, alam mo naman, pag public service, it touches my heart all the time pag public service. Ayaw ko rin nagkagastusan yung ating mga pasyente. But normally, a pair of blue shield lens ranges from 1,000 to 1,500. 1,000 to 1,500. Ayan, para mapag-ipunan, no? Yeah. Kung sakaling tight ang budget.